guys! For today's video nga mga guys ay... Nako. Hello guys, for today's video, if you see and observe mga guys that... Ito nga malang mga guys, ang ating spices na gagamitin mga guys sa pagsasagawa natin ng hot and spicy mandorla mga guys. Alam nyo mga guys, ang mandorla ay pwede nyo gamitin. Ito ay pwede nyo gamitin. Ginagamit ko to sa pagsagawa ko ng aking mga niluluto dito sa aking tahanan. Like for example mga guys, bulanglang. Ginagawa ko siyang hot sauce sa siomay. Sa mga ginisa, sa pasta, ginagawa ko siyang hot sauce mga guys. Simpleng pasta lang mga guys. Halimbawa mga guys, ay zucchini kong pasta. Ayan ang isa ko pang sauce na idinadagdag upang mapasarap ang aking lutuin mga guys. Kaya ito mga guys, ibibigay ko sa inyo ang halimbawa ng aking naluto mga guys. Actually guys, marami na akong naluto. Talaga namang napakasarap. Nakadalo akong ganito mga guys for today's video. Titingnan ko dahil maghahanda ako, kulang ako dito sa sili mga guys. Kaya naman sabi ko sa baboy kami magtanim ng sili pero hindi pa daw panahon para magtanim ng sili guys. Ayan guys, ang ating gagawin. Ayan mga guys. Ayan nga mga pala guys, ayan o. Mandorla hot sauce. Napakasarap nyan sa siomay mga guys. Talagang tested na siya mga guys. Sige, pwede pa siya mga guys. Ito super siya. Tinatanggalan ko lang nito mga guys. Pwede na siya mga guys na, how do you call it? Lutuin lang siya ng ganito. Tapos ito, ilalaga ko ng konti itong mandorla mga guys at saka together with. So, ilaga na natin ngayon guys para maya-maya lang ay luto na yan. Tapos igigisa natin itong mga guys. Kailangan ilaga para mapalambot siya. And then para very malambot siya. At napakasarap nito. Ayan mga guys, ilalaga na natin to. Let's go mga guys, let's laga na mga guys. Alam nyo ba mga guys, para siyang alamang na, how do you call it? Parang alamang na ginisa mga guys. Ito lang ilalagay natin with a little bit of water. About 5 to 10 minutes lang, it's enough na to boil this, our product. Nilangihan ko to kasi kakaunti ang aking sili mga guys. Tapos naubusan na rin kami ng ano, ng bawang guys. Ito na nga lang ang natira. Ganyan lang mga guys sa pagsasagawa ko ng paglilinis. At talaga namang nagustuhan din ito ni Papi at ginagawa niyang palaman mga guys. Palaman sa tinapay mga guys o bruschetta. Pwede niyo siyang gawin pang bruschetta mga guys. Talagang ito ay napaka-effective at napakasarap guys. Ito ay, ito namang bawang at saka, how do you call it? Itong ating bawang at sili, ipagsasamahin natin gisahin. Tapos, pagka medyo luto-luto na, idadagdag natin. For 1 minute, ire-reboin, sasangkot siya natin together with this. Okay, but guys, ilalaga ko lang itong aking mandorla or hazelnuts. Ayan nga mga guys, ang sili ay kailangan natin tanggalan ng tangkay mga guys. At ayan nga pala. At kailangan natin durugin ang ating bawang. Just durug mga guys because ibe-blend pa naman natin yan. Ang kailangan nga pala natin ay 250 to 500 grams na hazelnuts. About 2 ulo ng bawang. Asin, isang kutsarang asukal or kalahating kutsara. Dahil napakatamis na ng ating hazelnuts. At saka nga pala mga guys, ano pa, seka na 100 grams, 100 to 200 grams, seka na kamatis or yung tuyong kamatis from summer, yan ang ginamit ko mga guys. At saka isang kutsarang vinegar. At saka balsamic ko mga pala guys, ang aking ginamit dyan. Ayan mga guys, sa pagsasagawa ay napakasimple, gigisahin nyo lang yan at here on the process. At ipakikita ko sa inyo ang process. Ayan nga mga guys, ninudurog ko na ang bawang natin guys. It's very simple and you can do it in your home. Pwede naman yan mga guys,
kamansi. Ayan nga pala mga guys, nagawa na rin ako ng aking pampasta. That's pasta I made is pasta tagliatelle, or sa Tagalog ay pansit Mickey. Naku, talaga naman guys. Dito na lang sa bahay ay talaga naman ako na lang ang gumagawa. At napakamura. Kapag ikaw talaga ang gumawa mga guys, ay talagang makamumura ka kaya sa gagawa ka pa. Or bibili ka pa sa labas ng inyong tahanan. Kung available naman ang mga ingredients at present sa inyong mga tahanan, why not guys? Just do it your own. Ayan mga guys, for today's video, marami tayong mga produkto sa ating tahanan at sa ating bakura na pwedeng gawin. Maging masipag lang tayo bawat araw ay talaga namang hindi tayo magugutom sa bawat pagkain natin mga guys. At ayan nga mga guys, marunong rin ako magawa ng tilapay at pwede rin natin yung gamitin sa bruschetta or sa tipalaman sa tinapay kahit hindi bruschetta mga guys. Dahil nga nagustuhan niya ni Papa ay lagi akong gumagawa niyan at napakasarap naman talaga na niyan gawin sauce mga guys sa siomay. Talagang number one niyan sa siomay. At marami ako nakakain pag meron tayong sili na medyo maalat-alat na may tamis ang hang mga guys. Talagang super duper busog tayo mga guys. Kaya naman habang nagbabala tayo ng bawang ay magkukwentuhan ko na naman kayo. By the way guys, let's go mga guys. Ito nga palang olive virgin oil lang gagamitin ko. Ibigay lamang ng kawork ni Papi. Ayan. Dito. At saka yung mga ginagamit ko mga guys na mandurla or hazelnuts. Ibigay lamang din ng mga kamag-anak nila mga guys. So let's go. Ayan, naman ganyan nga lang kakunti ang inilalagay ko mga guys na bawang at na oil. Then i-add din natin ang bawang natin at saka sili. Ito nga pala yung niluluto kong nilalaga kung ano. How do you call it guys? Ang ating... Ito mga guys, ang ating mandurla at saka nilalaga ko siya for the last minute. At least one minute ay pwede na natin idagdag sa ating niluluto. Tapos saka naman tayo magdadagdag ng oil na kalahating litro. Ayan nga pala ang sugar and asin mga guys. Dinagdag ko na din. Then mag-a-add ako ng balsamic aceto or suka. Ayan. Ginaganyan ko lang siya guys. Ayan na nga mga guys. Pinag-mix ko na together with our... Tapos titikman nyo guys kung pwede na ba siya. Tamis siya mga guys. Ayan nga mga guys, ito ang olive oil na idadagdag natin. Isang ano, ibibigay ko lahat dyan kay ate. Hindi ko alam kung maiibigay ko pala ng lahat. Ayan na nga mga guys, so, pwede na natin siyang ilagay mga guys. Kapag medyo ano-ano na, pagka malamig-lamig na mga guys. Pag medyo malamig-lamig na ang ating mga, pag malamig-lamig na yan mga guys, at tapos ready na siya for the blend. Ibiblend na natin siya all together. Ayan mga guys, ibe-blender ko nga pala yan para madurog. Isang kilo na nga tayo guys ng mandurla hot sauce. At ayan nga pala ang kinalabasan ng ating blended mandurla hot sauce. DIY yan mga guys, kaya kayo na ang bahala. Bye na mga guys!